Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Kuya Don. Sa video ito, pag-uusapan natin kung paano tayo makakagawa ng calpos o calcium phosphate na hindi tayo gagamit ng eggshell. Kasi alam niyo naman dito sa ating channel, marami na tayong mga in-upload na video paano gumawa ng calpos pero gumagamit tayo ng eggshell. Sa video ito, i-discuss natin kung ano-ano pa ba yung mga ibang bagay na pwede nating alternative sa eggshell kung hindi tayo gumagamit ng eggshell o itlog o kaya naman gusto lang natin i-try yung mga iba pang bagay. Napakadami po na pwede natin gamitin. Halimbawa, dito meron ako ditong merong nagbigay sa akin ito. Ito po yung ano bang tawag dito? Kapis yata ito sa ibang probinsya. Alam ko marami nito sa Iloilo o kaya naman sa Romblon. Kung meron kayong ganito, halimbawa, nakatira kayo sa mga ganitong klaseng probinsya at meron kayong ganito, ito ay isang magandang alternative sa paggawa ng calpos kung hindi kayo gagamit ng eggshell. At ito, nagkataon kasi na merong nagbigay sa akin ito at sabi ko na tamang-tama ito kasi gagawa ako ng calpos at gusto ko namang itry yung ibang uri ng materials. At meron din ako ditong ito yung pinagtanggalan ng talaba. O ito yung shell ng talaba. Kung makakakuha kayo ng mga ganitong klaseng materials, isa rin ito sa mga pwede nating gamitin, alternative kung tayo gagawa ng calpos at ayaw natin ng eggshell. Ano-ano pa ba yung mga ibang materials? Halimbawa, nag-ulam kayo ng bulalo at yung buto ng hayop, pwede natin gamitin yon na materyales sa paggawa ng calpos. Ang gagawin lang natin, syempre, yung bulalo, minsan meron yung mga nakakapit na mga maliliit na laman. So, ang gagawin lang natin doon, linisan lang natin mabuti at saka pakuluan hanggang sa matanggal yung mga sebo, yung mga maliliit na laman. Pagkatapos nun, i-air dry natin, patuyuin natin, huwag nating ibibilad sa araw, hayaan lang natin sa lilim hanggang sa matuyo. Pagkatapos nun ay kung natatandaan nyo kasi kapag gumagawa tayo ng calpos gamit yung eggshell, dinuduro lang natin yon, tapos sinasangag natin hanggang sa maging golden brown. Kasi importante na yung eggshell, kailangan nating gawing golden brown o sasangag natin kasi ang hinahabol natin dito, makagawa tayo ng result na calcium phosphate. Kapag ang eggshell o iba pang materials ay hindi natin sinangag, o hindi siya maging golden brown, kapag ka ito ay ibinabad na natin sa suka, hindi calcium phosphate yung lalabas, kundi calcium nitrate. Ang kailangan natin ay calcium phosphate. Kaya sa mga tutorial natin, yung eggshell ang ginagawa natin doon, sinasangag natin, dinudurog muna natin, wag naman durog na durog. Pagkatapos sinasangag lang natin, wag namang sunog na sunog, tama lang na maging golden brown siya bago natin siya ilagay sa o ibabad sa suka. Ngayon, kung tayo ay gagamit ng mga buto, buto ng manok, buto ng bulalo, medyo matigas kasi yun eh. So ang gagawin lang natin, hindi na kailangan durugin, ihawin lang natin sila hanggang sa maging golden brown o alam mo yun, huwag namang sunog na sunog, basta lang maging golden brown siya at pwede na natin siyang ibabad sa suka. Kung ito naman, halimbawa itong kapis, ito kasi unang-una, pwede natin itong pwede natin itong ihawin, pero ito naman malambot. So, ang gagawin lang natin, parang eggshell din, dudurugin lang natin. Meron ako dito nga, hindi ko alam kung ano tawag dito, nakalimutan ko. Ayun, pwede kayong gumamit ng ganito, durugin lang natin. At saka, pwede na natin siyang gamitin o i-ready kapag gagawa tayo ng calpos. Ito naman, ito yung talaba. Medyo matigas kasi ito eh. So, ito yung mga pwede natin gamitin na ihawi natin bago natin na ibabada sa suka. Ano pa ba yung mga bagay na wala dito na pwede natin gamitin? Halimbawa, kayo ay nag-ulam ng alimango, ng alimasag, o kaya ng talangka. Di ba medyo matigas yung ano nun, yung bahay nun. Ayun din, ang gagawin lang natin, pakulaan natin para matanggal yung mga sebo, yung mga maliliit na laman. Pagkatapos, i-dry natin. Isang option, pwede natin ihawin para magkaroon siya ng mga sunog na part, maging golden brown. Isa pa pala yung kapag halimbawa, nag-ulam kayo ng tahong, nag-ulam kayo ng tulya, isa rin yung sa mga materials na pwede nating alternative sa paggawa ng calpos kung ayaw natin ng eggshell.
Ngayon, ito ang tanong, ito yung madalas na tanong. Kung kuya doon, ano bang klase ng suka yung ginagamit natin sa paggawa ng kalpos? Ang ginagawa po natin dito o ang ginagamit po natin dito ay yung sukang natural. Ano-ano ba yung mga sukang natural? Marami po tayong option dito. Merong sukang sasa, sukang nyog, basta lahat ng klase ng suka. Kung hindi nyo alam kung saan makakabili nito, sa mga palengke, kadalasan, yung mga nagtitinda ng nyog, meron silang mga tinitindang suka. Alam mo yung suka na nakalagay lang sa mga bote ng soft drinks. Walang brand. Ito yung mga example na pwede natin gamitin mga sukang natural. Halimbawa dito, meron ako dito nga 2 litrong sukang natural. Ito po ay sukang nyog. Dito kasi sa Pasig, maraming nagbebenta ng ganyan. Hindi tayo pwedeng gumamit ng mga suka na alam mo yung mga branded, yung mga nabibili natin sa tindahan. Halimbawa dito yung dato itim, hindi natin pwedeng gamitin yon. O kaya naman yung golden swan. Iniba ko lang yung pangalan kasi syempre bawal magbanggit ng mga brand. So yun, alam nyo na, nag-gets nyo na kung ano yung mga ibig kong sabihin. Itong mga ganitong klaseng suka ay hindi po ito mga natural. Ito ay may mga chemical na, may halong chemical. So hindi natin sila pwedeng gamitin sa paggawa ng kalpos kasi ang kalpos ay isang organikong sa fruiting stage ng isang halaman. Halimbawa, bakit ba tayo gumagamit ng kalpos? Bakit kailangan natin gumawa ng kalpos? Ang kalpos kasi ay calcium phosphate, calcium at saka phosphorus. Ito ay nakakatulong sa fruiting stage ng isang halaman na namumunga. Halimbawa, kapag ang tanim nating kamatis o ang tanim nating sili, namumulaklak lang siya pero hindi siya nagtutuloy, posible na ito ay may calcium deficiency. Isa ring sintomas na kapag kulang ng calcium yung lupang ginagamit natin, pwede na nagkakaroon ng mga pagkulubot ng mga dahon. Halimbawa, yung sili. Nakita natin, kumukulubot yung mga dahon, tapos wala namang peste, wala namang sa likod ng dahon, wala naman tayong nakita mga peste. Ito ay posibleng calcium deficiency. So sa organikong paraan, ang pinakaparaan natin ay ang application ng kalpos o ng calcium phosphate. Okay, ito na yung sinangag natin na ating substrate. Pinagsama-sama ko na dito yung meron ako dito mga buo na copies. Meron din ako mga dinurog. Pinagsama-sama ko na yung natirang eggshell na dito sa amin at saka yung kanina, yung pinakita natin yung talaba, dinurog ko na rin yung iba doon. So pinagsama-sama ko na sila. Okay, meron ako ditong meron ako ditong 2 litrong sukang natural. Kasi ang ratio kapag gagawa tayo ng kalpos, sa kada 1 litro ng sukang natural, tutumbasan natin ito ng 100 grams ng substrate. Kung ano man yung substrate nyo, kung balat ng itlog man yan, kung talaba man yan, o kung ano pa man. Kung sakali na gumamit kayo ng buto ng hayop, ganun din yung sukat. Basta sa kada 1 litro ng sukang natural, 100 grams ng substrate. Dito meron akong 2 litro. So meron ako dito, sinukat ko na to, tinimbang ko na. Meron ako ditong 200 grams ng substrate. So ang gagawin lang natin, ibababad lang natin sa ating sukang natural. Ilagay lang natin lahat yan. Ito po ay kailangang iburo natin o palipasin natin ang minimum 20 days. So sabihin na natin na mga 3 linggo, hahayaan lang natin siya. Pagkatapos na after 20 days, sasalain lang natin. Sasalain lang natin at pagkatapos, ito na po yung ating kalpos. Pwede na natin magamit sa ating garden, sa ating mga halaman. Ayan, makikita nyo po dito, sama-sama na sila, merong mga durog. Pero ito po ay golden brown na. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo. Ayan, tapos tatakpan po natin ito. Ilalagay natin ito sa isang lugar na malinis, na malamig. Hindi naman kailangan aircon. Ibig sabihin, hindi siya naaarawan. Malayo siya sa anumang source ng init. Ha, ito na po yan. Ipapakita ko sa inyo yung epekto kapag ka ang substrate natin na ilagay na natin sa suka. Ayan, ito na po yung epekto kapag ka ang ating substrate ay nailagay na sa sukang natural. Kung makikita nyo, sa paglagay pa lang ng ating substrate,
ng balat ng itlog, ng mga shells, o yung ano natin, kung ano man yung materials na, na ginamit natin, ini-extract na po yan ng sukang natural. So, ibig sabihin, yung calcium content ng substrate natin, ayan po, ini-extract niya na. Ito po ay tumatagal, yung ano niya, yung nakikita nyo, nagkakagulo pa sila doon sa loob ng garapon. Ito ay hindi masasabi kung ilang minuto o ilang oras na magiging tahimik na. Pero ibig kong sabihin, kapag ka nakikita nyo na ganito pa, hindi pa natin siya pwedeng takpan. So, hahayaan lang natin siya habang ina-extract, habang nagkakaroon pa ng mga bubbles. Ayan, pagka nakita na natin na tahimik na, alam mo yung ano na, yung payapa na, ayun, pwede na natin siyang takpan at ilagay sa isang lugar na malinis, na malamig, at saka hindi naiinitan, hindi nauulanan. At yun ay palilipasin po natin ng minimum 20 days. Ayan po. Ayan, kung makikita nyo, ine-extract na ng suka yung calcium content ng ating substrate. Okay, gaya ng sinabi natin kanina, ito ay palilipasin natin ng 20 days, hahayaan lang natin siya nakaburo. At kapag napansin nyo na hindi pa payapa o alam mo yung magulo pa doon sa loob ng garapon, hayaan nyo lang, huwag nyo munang tatakpan. Hayaan nyo lang na nakasingaw siya. Kapag napansin nyo na okay na siya, saka nyo siya takpan kasi baka mamaya pasukin siya ng ibang insekto. So yun ay makakasira ng ating binuburo. Kapag after 20 days, so pwede na natin siyang anihin. Ang gagawin lang natin ay salain para hindi sumama yung mga maliliit na the substrate. Pagkatapos ay pwede natin gamitin sa ating mga garden. Ano ba yung ratio? Sa 10 ml nito, ibig sabihin siguro mga approximately mga isang kutsara lang ng purong kalpos, ihahalo natin ito sa isang litrong tubig at pagkatapos ay pwede natin i-spray doon sa ating mga halaman na sa tingin nyo kailangan natin ng kalpos. Halimbawa, yung mga napansin nyo, yung sili, yung kamatis o yung iba pang uri ng mga gulay na namumunga na namumulaklak nga siya pero hindi naman nagtutuloy, nagiging brown lang pagkatapos nalalaglag. Ito yung time na pwede tayo mag-apply ng kalpos. O kaya naman kapag yung mga sili natin, nakikita natin na yung mga dahon ay kumukulubot pero wala namang peste sa ilalim ng dahon, ito ay pwede natin gamitin ng kalpos. Ang gagawin lang natin, 10 ml, mga isang kutsara nito sa isang litrong tubig, pwede nyo na siyang i-spray sa ating mga halaman. Mas maganda kung gagawin natin ito bago lumubog yung araw. At ito ay every 15 days lang. Okay, so wag naman yung araw-araw o wag naman yung linggo-linggo. Every 15 days, mag-i-spray kayo hanggang sa mapansin nyo, hanggang makita nyo na naka-recover na yung ating mga tanim. Yung mga kulubot na dahon, tanggalin nyo na yon kasi hindi na talaga yan maaayos ng kalpos. Kulubot na talaga siya. So ang gawin nyo na lang, tanggalin nyo yung mga kulubot na dahon para ma-encourage yung halaman na magkaroon ulit ng mga panibagong dahon. Okay, sana ay nakatulong sa inyo yung video nito at maraming salamat lagi sa inyong panonood. Ito po si Kuya Don at magandang araw sa inyong lahat.